Ayan, guys. Kape-kape tayo. Tea time. Kagigising lang ng inday. Kamusta, guys? Ayan, oh. Mayroon akong paputok. Kung sinong nakakalam paputok na tinapay. Ayan, may nagbigay ng paputok na tinapay. Ayan, ang merienda ko. Tsaka, manga. Ayan, sabi tayo, guys. Kagigising ko lang. Sa, 4:30 na ng hapon. Dito ako sa amin, sa bahay. Kaya may pasok ako mamaya. Bro. Kumusta po ang kape ko? Oh, ulan. Ulan. Ulan, guys. Ewan ko kung matamis to. Sana nga. Kasi may kulay naman. Mabango naman. Sabi nila pag mabango daw ang manga. Matamis. Ewan. Kumusta, guys? Kumusta ang ating mga channels? Ako naglalagas pa din. Hindi makaakyat-akyat sa mangingisda ako. After hour, lagas. Ewan ko kung bakit. Ano nangyayari sa aking channel? Ako lang ba ang ganito? Or lahat tayo naglalagas? Ang takaw ni Lolo eh. Lagi ako nilalagasan. Buti sana kung sampo lang. Hindi, guys. 30, 50, ganun. Nakakapanghinayang. Pinagpupuyatan ko kaya ang aking mga bananas. Pag nangingisda ako hanggang alauna ng gabi. Umaga na yun. Midnight na yun. AM na. Hindi ko talaga natitimitigilan hanggang hindi matapos. Pero wala. After pagkising ko sa umaga, yung dumikit, wala na. Ay, guys. Ganyan lang talaga. Siguro taglagas talaga ni Lolo. Kaya yun. Keep on going lang tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Talagang ganyan siguro. Tikman natin. Kung matamis. Medyo okay na din. Ang hirap managing, guys. Kung lalagasin lang din ni Lolo. Nakaka-upset ba? Pero okay lang. Halo-halo ang kakainin.
kape at banana. Ay, mangga. Saka ito ba? Ay, naku, guys. Sarap matulog pag puyat tayo. Pero, papasok na naman ako. Alas 8 yung pasok ko. Dapat alis ako dito sa amin. 7:40. 7:30. Ano, maglalakad lang ako. Nakakaawa yung mga nabagyo sa amin, guys. Again, pali. Sa bagyo talaga yung landfall ng anong hangin at ulan. Nabaha sila. Kawawa yung mga nag-ani ng mga mais na naanod. Nakakaiyak. Siguro may dahilan talaga. Kasi, pandemic na nga, guys. Kung tutuusin, kailangan talaga natin ng tulong ng gobyerno, pero yung mga anihin natin na ano din pa ng baha. Diba? Nakakalungkot isipin, guys. Diba? Ay, naku. Tapos wala pang yung mga mag-aani ng mais. Wala pang makikiani. Sabi nila mura daw ang mga ano. Makikiani ka. Mura din lang kuha nila. Useless na daw makiani. Kaya kakawawa yung mga farmers, guys. Tapos nalugi pa. Dahil yung mga pala, nabaha din. Nagtumbahan lahat. Tapos hindi pa mainitan agad din. Tutubo. Tutubo. Ano na? Mura na pag bibenta. Gawing bigas, mura din. Kasi nga, siyempre, hindi na maganda yung quality. Di ba? So, dapat mag-isip tayo mabuti, guys. Kung sino ang pipiliin natin, kung ibobotos natin itong darating na election, yun talaga makatulong sa atin. Talagang may malasakit sa mga farmers o mga mamahihirap na kagaya natin, kagaya ko. Ako alam ko na kung anong ibuboto ko. Magboboto sa ako dito. Kasi naka-registered ako dito sa Malaysia. So, alam ko na kung sinong pipiliin ko. Hindi ako nangangampanya, ha. Sinasabi ko lang. Sa panahon ngayon, dapat marunong tayong mag-isip kung sino ang ating iboboto. Ang talaga nang mamalasakit sa atin, sa bayan natin, sa buong Pilipinas. Hindi yung mga panggulo lang sa lipunan. Alam nyo na kung sino dapat yung piliin. Alam nyo na kung sino yung mga panggulo lang dyan. Nandyan nga sila sa pwesto, panggulo lang naman sila. Wala naman sila nagawang mga ano. Alam nyo naman kung sino, kilala nyo naman yung mga nandyan sa mga ano, pwesto.
na walang nagawa sa bayan talaga. Walang nagawa sa Pilipinas. Di ba, guys? Kilala na natin kung sino yung ngayon. Right? Thank you, guys. Nagawa lang ako ng short vlog ko. 10 minutes lang. Salamat sa panonood, guys. Ah, okay. Bye. Bye-bye-bye po.